Hello po, magandang umaga po sa atin lahat mga kadogo. Magandang umaga po sa inyo, sa aking mga viewers, Facebook member, group member, and mga subscriber ko po ng ating munting channel. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung pong topic natin ngayon is sa tanong po ni Ma'am Maribel Labenya of Mogpog, Marinduque. So, nagtatanong po siya sa akin about dun sa paano po malalaman na malapit ng manganganak ang alaga nating buntis na mamadam. Papanahon po yung tanong niya sa akin kasi nakita niya meron po akong manganganak na dam, which is si Pickles, di po ba? Eh, si Pickles po, update ko lang kayo. Inayos ko na yung kanyang panganganakan, nilagyan ko na ng CCTV kasi hindi ko pwedeng ipasok si Pickles sa taas dahil nandun si Cotton. Mayroon naman baka manganak si Pickles. Alam mo naman ang aso, di ba? Curious siya pag nakita ni Cotton na may mga puppy, baka kala ni Pickles sa agawin, mag-away lang. So pinag-iwalay ko, si Cotton sa taas lang, si Pickles doon na lang muna sa kennel. Hindi siya nakatali, layalay siya. Tapos nilagyan kong rubber matting. Mamaya papakita ko mga kadogo sa mga next vlog ko kung anong preparation. So yun, yung tanong niyang yun ma'am, ganito po ang sagot ko po doon mga kadogo, no? Ito po sa experience ko. Marami po kasing way para malaman na mga anak na ang aso. Unang-una po, sa pagbilang po ng araw, di po ba yung pong first eh. Magbibilang tayo from first stud or sa last stud ng 63 days. So hindi naman po lahat sakto ng 63 days, di ba? Pero yun po yung ano natin eh, doon tayo bumabase ng mga anak ng aso or malapit ng mga anak ng aso. May nangaganak po ng 55, 58, 60. Pero yung pong basehan natin yung 63 days, di po ba? Or 60 days. So pag nandun na, ibig sabihin eh, alaalalay na tayo. Meron pong tatlong sign na talagang malapit ng mga anak ang ating alagang mamadam. Yung pong unang sign po, ano, bukod po doon sa mga nasabi ko noong una. Ito po, accurate po ito kasi sa breeder po, 9 years na po ako nagpapaanak ng aso ko. Ako lang po yun. Yung po unang sign ng mga anak ng aso na mga ilang days na lang. Days po ito pinag-uusapan ha. Maybe 2 days, 3 days. Ganun po ah. Ito po, days po ito. Yung una pong sign na days na lang, yung pong mga puppy natin sa tiyan. Sobra na pong lilikot. Galaw ng galaw ng galaw ng galaw. Hindi po yung biglang gagalaw lang ha. Hindi po yung minsan, di ba, kita, ay, gumagalaw na, para sa babies, musuntok na. Tapos maya-maya, wala na naman. Tapos mga after 30 minutes, may gagalaw, or 5 minutes, or 10 minutes. Hindi po ganun. Talagang panay na. Almost 1 minute, 2 minutes, gumagalaw na. Suntok na suntok yung puppy sa tiyan, tapos nasasaktan na yung mama. Malapit na po yun. Sa experience ko po, 3 days, pababa, manganganak na po yun. Pag lagi na pong ganun, galaw ng galaw yung puppy. Remember po, yung po ay mga days pa, mga 3, pababa po, paggalaw na ng galaw. Yung pong talagang malapit ng oras na, ang unang-una pong sign po doon, yung pong kapain po natin yung hindi tiyan eh. Yung puson mismo, yung malapit na mismo sa bulba ng aso, ng mamadam natin, kapain natin, diinan natin ng konti, masyado malakas. Diinan, makakapa po natin yung puppy na malapit na sa bulba. As in, malapit na dun sa labasa niya, dun sa exit point niya, na, which is the bulba ng ating mamadam. Pag malapit na nandun, nakabungo na, yun na yun, tapos umiiyak na yung mamadam. Yun na yun, malapit na po yun. And yung last na sign, na talagang malapit na rin mga anak, same dito sa sinabi kong to, nakakapain, yung pong mamadam hindi na po matakali. Nakalabas na lagi ang dila, tapos hinihinga na, tapos hindi na talaga kumakain, tapos tayo, lakad, higa, didilaan yung bulba niya, tapos dumaday na, mga ganun na, nasa nahihirapan na, manganganak na po yun, oras na lang po. Yun na po yun. Yung atin pong mamadam, yun na po, nalalamig na po yun, hindi na talaga kumakain, yun nga, tayo ng tayo, kalahid-kalahid, dila ng dila sa bulba niya, hindi na papakali, yun na, yun na yun mga kadogo. Oras na lang yung mga anak na dantayan na natin. Kasi maririnig naman natin, dumaday na sana, sasaktan na rin po kasi yun. Kaya galaw ng galaw na yung mga papi. Yun po yung accurate sign. Yun po, promise po yun po. Tagal ko pong breed at nagpapaanak ako.
Yun po yun. I hope na natutunan tayo, lalo na doon sa mga beginner na mga dog lover na meron silang mga anak na mamadam. Okay? Sana ay may natutunan kayo kahit paano po sa akin. Pero ito po, sa experience ko po yan. Pero kung po tayo, meron naman pong kakayanan at may kakayanang ipabit na pag mga anak. Yun po ang pinakamaganda, no? Pag nakita na po yung mga sign na yun, ibet na po, itakbo na po natin. As ako po kasi, as a 9-year breeder, sanay na po ako eh. Tsaka medyo hindi po tayo mayaman. Kaya po natin yun. Itakbo kaya lang yung pong pagiging experience natin na dog handler and dog lover and dog breeder. Ilang beses na ako nagpapaanak po. At safe na safe po lahat ng puppy. Kabisado ko na rin po. Pero again po ah, experience lang po yun sa akin at unang-una po medyo kapos tayo sa financial kaya hindi po natin napapabit. Pero po kayo kung meron mas safe na safe po ang ating mga puppy, kung dadali na po natin sa vet, sila po yung mga expert, pinag-aralan po nila yan. Okay po. So ma'am, dito na lang po at sana may natutunan yung ating mga beginner na mga may pregnant dam, yun po ang mga sign. Okay? Again, dito na lang po and sana lagi po tayo manonood ng ating vlogs at maraming salamat sa mga sumusubaybay po sa ating vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang salamat. Thank you and God bless. Thank you for watching.